Ang lecture natin ngayon is ang episode ng Psych, This Song. And if I'm not mistaken, panglima na natin to. Ang kanta na pag-uusapan natin ngayon is Dadalhin na inawit ni Regine Velasquez. Para sa mga ngayon pa lang makakanood ng ganitong lecture, ang ginagawa natin dito, humahanap tayo ng kanta, i-analyze natin yung lyrics, hinahanapan natin ng psychological concepts na pwedeng makatulong sa atin para magkaroon ng magandang mental life. Okay? So yan yung gagawin natin for today. Short background lang tungkol sa kanta, yung kantang Dadalhin, na-release pala yan noong May 2002 sa album ni Regine Velasquez entitled Regine. Hindi pala siya ang nag-compose niyan. Ako rin una akala ko siya eh. Si Tats Faustino pala. So composer si Tats, ang kumanta si Regine. At malupit itong song na to kasi sabi sa research ko, record holder pala to. Biggest airplay in local radio history. Bakit? 4 straight months, number 1 yung kanta. Walang palya. Kaya hindi na nakakagulat nung 2002, nanalo ng award yan na Song of the Year. And one more thing about the song Dadalhin, very common din to kinakanta sa mga bidjoke, sa mga karaoke bar. Kaya kung isa ka sa mga taong kumanta niyan, aminin mo na, huwag ka nang mahiya, i-like mo tong lecture video na to, ha? So kung along the way in your life, kinanta mo yung Dadalhin, mag-like ka ng video, ha? Para malaman natin kung ilan ang nagkaraoke ng Dadalhin. Ako rin naman, kinanta ko rin yan. Kasi ano eh, di ba, masarap sa tenga, ang ganda ng melody, mabilis lang sabayan. Anyway. So kapag babasahin mo yung lyrics ng kanta, nakakuha ako ng 3 insights no, na gusto kong i-share sa inyo. Number 1, psychological insight number 1, may positive psychological effects ang ma-in-love. So kapag ang tao nag-umiibig sa isa pang tao, talagang marami siyang mga positive emotions na ma-feel that are generally good naman for our mental health. Kaya maganda rin no, yung nai-in-love ang tao. Maganda rin sa mental health. So sa kanta, super in love itong character, ano yung mga feelings na na-experience niya? Nagkaroon siya ng pangarap dahil sa lover niya. Meron siyang sense of excitement, pagsilip ng bituin sa iyong mga mata. Kasi ganyan tayo, di ba? Pag may bituin sa sky, nakita natin, na-excite tayo, so ganun din siya. Tuwing makikita niya yung lover niya, na-excite siya. Meron din siyang feelings of saya, meron din siyang feeling of hope. Sana ay di na mag-iiba. Umaasa siya, no? Na sana hindi na matapos yung pag-iibigan nila. Meron din siyang sense of motivation. Sabi niya, yung pangarap niya, buhay na buhay. So, super motivated, super inspired siya na tuparin yung pangarap niya. Meron din siyang feeling of nagpapaligaya at meron din siyang pleasure or sarap in Tagalog. No? So, again, lahat ng mga emotions na binanggit ko, positive emotions that a person who is in love feels. At maganda yan sa mental health. Pero gusto ko lang din to i-connect sa isang theory sa psychology na ginawa ni Robert Sternberg sa kanyang theory of love. Sabi niya merong 3 sangkap ang pag-ibig, passion, intimacy, and commitment. Yung mga binasa kong words kanina sa nararanasan ng character under yun ng passion. Ito yung feelings, no? Kinikilig ka, in love ka, hindi ka makatulog. Yan. Yan yung passion ingredient na sinasabi ni Sternberg. So, ang point dito is na-confirm na totoo nga yung theory ni Sternberg. Nararanasan nga yan ng mga taong umiibig. But I want you to realize one thing, hindi OA ang mga in love. Kasi tayo, minsan may tendency tayong mainis o mairita sa mga taong super in love, di ba? Parang masyado silang OA, exage, wala na lang silang nakitang mali doon sa lover nila, lagi na lang pogi, lagi na lang maganda, lagi na lang tama. So wag natin silang kainisan, intindihin natin. Kaya sila ganon kasi yung mga positive emotions that they feel, nabablind, nabubulag sila. And they always see their lovers as the best person in the world. Again, normal lang yan. And at a certain point, maganda naman yan. Pero, sabi ko nga dito, dapat nating alalayan.
Kasi yung mga taong super in love, prone sila sa codependency. Anong sabi ng anong ibig sabihin ng codependency? This is not good for our mental health. Ang sabi ng Mental Health America, nangyayari yan kapag na-addict ka na sa relationship mo. Totoo pala yun, nangyayari yun. No? Kapag in love ka sobra sa tao, pwedeng maging addict ka sa kanya. Which is not good kasi nagiging prone ka sa emotional abuse. Lalong-lalo na kapag alam nung lover mo na addict ka sa kanya. Minsan, minamanipulate ka na niya for his or her own advantage. Eh, ikaw naman, dahil super in love ka, hindi mo nakikita yun as abuse. Nakikita mo yun as, again, love. So, inuutangan ka ng inuutangan, pangtaya niya sa sabong. Ikaw naman, go ka ng go, pautang ka ng pautang. Oh, weekly, kinukulit ka na huwag ka na raw pumasok sa office mo kasi magde-date kayo. O ikaw naman, dahil super in love ka, payag ka naman. Magsisinungaling ka pa sa boss mo na may sakit ka, yun pala, nakikipag-date ka lang sa luneta. At, libre mo pa. Pera mo pa yung pang-date nyo. Kasi wala raw siyang pera. Oh my goodness. Sa isang taong in love, hindi niya nakikita yun as abuse. Sa mata niya, anong nararanasan niya? Love. Kaya totoo yung sinasabi sa Bible eh, na ang heart is deceitful above all things. Akala mo yung mga ginagawa mo, yung mga nafe-feel mo, yung mga iniisip mo, tama. Pero sa totoo lang, mali. You are just so blinded by your passion towards that person. Akala mo okay lang na nagbibigay ka sa kanya ng pera pang sabong niya. Akala mo okay lang na minumura-mura ka niya. Kasi ang interpretation mo, kaya kanya minumura kasi mahal ka niya. Gusto lang niya na turuan ka ng lesson. Oh my goodness. Nangyayari talaga yon, no? Again, especially if the person is blinded by the passion na nararamdaman nila for that person. Kaya again, dapat kung may kakilala kang mga ganyang tao, anong gagawin? Alalayan. Okay lang naman ma-inlove sila, pero pag sobra na, hindi na sila nag-iisip ng tama bilang kaibigan, eh dapat natin silang i-correct. Psych insight number 2. Positive ang effect ng pangako sa psyche, lalo na sa binigyan ng pangako. So kapag may nangako sa'yo, umasa ka doon sa pangako niya, maganda rin naman ang effect niyan sa pag-iisip natin. Ginawan ko ng video yan. The Psychology of Promise, subtitle ko, Psikolohiya ng Pangako. Hanapin niyo na lang sa YouTube channel ko. Diniscuss ko dyan yung mga nitty-gritty, all the details na nangyayari kung paano ang promise maganda ang epekto sa ating pag-iisip. But one thing that I want to mention here, no? Kapag nakakatanggap ka kasi ng promise from another person, tumataas yung level of optimism mo, which is generally good para sa mga mental health natin. Ang nangyayari sa optimism, diniscuss ko dito yon. Kapag may nangako sa'yo, yung awareness mo, it moves forward. And then you see the good things that will happen in the future. Which is good. Kasi nagkakaroon doon ng motivation, di ba? Look forward, tapos nakakita ka ng mga magaganda, mamomotivate ka, ma-excite ka. Di ba? Ano ba yung mga examples dyan? You look forward and then makakapunta ka sa Paris. Yan. Babayaran na sa'yo yung utang niya sa'yo. O ano pa? Papangako niya na papasyal kayo sa, o kakain kayo sa masarap na buffet. Ayan. So you look forward, you see all these good things, you become excited. Diba? So doon sa kanta na pinag-uusapan natin ngayon, may binigay na pangako sa kanya. Yun yung chorus. Kaya naging optimistic yung character dito eh. Dadalhin kita sa aking palasyo, sabi ng lover niya. Dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito ay pinangako mo. Yun. Pero gusto ko makita nyo sa kanta, ano yung effect ng promise doon sa character. To answer that question, you need to go back to the previous 2 lines eh. Bago kinanta yung chorus. Doon sa linya niyong sabi, ang sarap nitong pag-ibig, lalo na nung sinabi mong, yun, yung pangako. I want to emphasize on the word lalo. Diba? Kasi, dahil ginamit yung word na lalo, ano pala epekto ng pangako sa pag-iisip ng tao, pinapalakas niya, ini-intensify niya yung existing feelings.
So kanina, in love ka na sa lover mo, in a scale of 1 to 10, yung love mo sa lover mo is at 6. Pero nung pinangakuan ka pa ng lover mo na papakasalan ka niya, for example, in the future, yung 6 mo sa kanya magiging 9. O, kaya ang application dito, kung gusto mong pataasin yung intensity of love ng lover mo sa'yo, let's say, mahal ka ng lover mo, in a scale of 1 to 10, 7, gusto mong gawing 9, anong gawin mo? Pangakuan mo. Kasi nga, yun yung effect ng promise. I-intensify niya yung existing feelings that a person has for another person. Pero please lang, pakiusap ko, kapag nangako ka doon sa tao, tuparin mo. Kasi yung mga positive emotions na nararamdaman niya because of the promise that you have given, magbabackfire sa kanya yan, magiging negative yan kapag hindi mo tinupad. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Psych insight number 3. May withdrawal symptoms kapag pumalpak ang pag-ibig. Tuwing ginagamit natin yung withdrawal symptoms, psych majors know this, right? Usually, ang usapin dyan, substance abuse or substance dependence. Kapag na-addict ka, tapos tinigil mo yung pag-take ng drugs, nagkakaroon ka ng withdrawal symptoms na hindi maganda sa feelings, di ba? Unpleasant yan. So, ganyan din sa love. Kapag super in love ka sa tao, na-addict ka sa kanya, tapos bigla kanyang iniwan, oh my goodness. Maraming mga negative emotions ang lalabas. Mamaya pag-uusapan natin yan. But in the song, sana na-realize nyo, hindi sila nagkatuluyan nung taong kinakantahan niya. Diba? Kaya nga doon sa second verse, sabi, nang mawalay ka sa aking pagsinta. Tapos doon sa last line nung song, kahit sa last line nung mga chorus, dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Diba? Ibig sabihin nung hangin, wala. Wala siyang napala. Wala siyang nakuha. Walang natupad sa mga pangarap na binigay sa kanya. Kasi nga, nag-break sila. O, tanong, ano ang magiging epekto sa isang tao na pinangakuan at hindi natupad yung pangako? Nakita natin sa kanta yun. And generally, it's not good. Diba? Ang sabi ng singer, lamig ang himig ko. Ibig sabihin, bumaba yung motivation. Meron siyang feeling of longingness. Hinahanap-hanap niya yung ex niya, pero hindi niya mahanap. Walang ligtas kundi ang lumuha, mataas ang level of neuroticism. Mataas masyado ang negative emotion, nai-stress siya. And look at this, nagbago rin yung pananaw niya sa love. Ang hapdi nitong pag-ibig. Kani-kanina lang, sabi sa first verse, ang sarap naman nitong pag-ibig. Yun ang posibleng epekto. Mangako ka, papakasalan mo siya, tapos hindi mo tinupad, baka hindi na magmahal yan. Kasi iba na yung perception niya, iba na yung pananaw niya sa love, pangit na. O, biruin mo yun. Kasi hindi mo tinupad yung pangako mo sa kanya. Parang sinarado mo na yung possibility for that person to love again. To be happier. Bakit? E nangako ka kasi na hindi mo tinupad. Kahit sa bridge eh. Diba? Umiiyak yung puso niya. Kasi nga, yung pangako sa kanya hindi natupad. Yan ang negative effects kapag ang pangako hindi tinutupad. Kaya ano yung mga lessons na pwede nating matutunan in connection to psych insight number 3. Okay, so lahat to under to ng insight number 3. No, number 1, dapat matuto tayo mag-develop ng openness at realistic thinking kapag nakikipagrelasyon tayo. Hindi tayo dapat delusional. Ibig sabihin yan, yung may pinaniniwalaan ka na alam mo namang posibleng may pinaniniwalaan ka na alam mong hindi totoo. Diba? Yun ang ibig sabihin ng delusional. Halimbawa, naniniwala ka na 3,000% yung jowa mo ngayon, siya na yung magiging asawa mo. Which is, hindi natin naman talaga masasabi. So, unrealistic yon, delusional yon. Diba? Sabi nga ni Maslow, hierarchy of needs, isa yan sa mga dapat na dinidevelop natin. Kung mag-isip tayo, realistic, na ayon sa realidad. So, hindi tamang sabihin mo na 3,000% sure ka siya na yung mapapangasawa mo. You don't know that. Hindi mo nga alam kung next week kung kayo pa rin eh. Pero again, dahil sa taong sobrang in love, super in love, hindi nakakapag-isip ng maayos, kaya yung mga conclusion niya minsan palpak. Kaya nga sabi ko kanina, alalayan, di ba? Hindi mo super sure na siya ngayon makakatuluyan mo. So, ano ang tamang pag-iisip dyan? Ano ang realistic?
balanse ka dapat. Hindi naman masamang umasa, sana nga siya na. Pero tatandaan mo rin, open ka rin sa possibility na baka hindi maging kayo. Kasi kung ang focus mo doon lang lagi sa siya na, 1000%, sure na sure ka, tapos biglang hindi naging kayo, mas masakit yung epekto nun. Kasi hindi mo inasahan eh. Hindi mo inasahan na hindi mag-work out. Eh hindi nga nag-work out. Kumpara mo kung meron kang room na pwedeng hindi mag-work out, mas hindi masakit. Yun yung ibig sabihin ng pagiging realistic. Diba? Sabi nga ni Solomon in the Bible, since no man knows the future, who can tell him what is to come? Yan ang realistic. Oo, sana siya na. Umaasa tayo dyan. Pero, open ka rin dapat sa possibility na baka hindi. Kasi nga, hindi mo alam mangyayari sa future. Sa Proverbs, sinasabi rin yan, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Diba? Yan yung realistic na thinking. Na hindi mo alam kung magiging, kung kayo pa ba next week. O, pero again, umasa ka na, sana kayo na. No? Dapat balanse. Number two lesson, mag-develop tayo ng mga coping mechanisms and resources bago tayo makipagrelasyon or kahit na nasa relationship na tayo. Para kapag pumapalpak yung relationship, kumbaga meron tayong safety net, hindi tayo sobrang wasak na wasak tulad ng character doon sa kanta. Kaya siya wasak na wasak eh. Hindi niya inisip na mag-end up yung relationship niya. Sure na sure siya, natuto pa rin nung partner niya yung pangako sa kanya, eh hindi. Tapos wala siyang coping resources, kaya wasak na wasak siya sa kanta. Tanong, ano ba yung mga coping resources na dapat nating dine-develop para meron tayong safety net, hindi masyadong masakit kapag hindi nag-workout yung relationship? Syempre, number one dyan, ang Diyos. Diba? Dapat ang perspective mo, hindi mo hawak kung yung relationship nyo matutuloy o hindi. Not my will, but yours be done. Dapat ganyan ang perspective mo sa relationship. Lord, okay itong taong to. Pinapasaya niya ako. Napapasaya ko rin siya. Nag-e-enjoy ako sa mga positive feelings that we have. Pero, kayo po ang mag-determine kung siya ba ang para sa akin o hindi. Kung hindi siya yung para sa akin, thank you pa rin po na at least na-meet ko siya para maging masaya rin ako. Diba? Ganun dapat. Mas madali kasing tanggapin eh kapag kasama ang Diyos sa explanation mo kung bakit hindi nag-work out yung relationship. Pag hindi nag-work out, pwede mo sabihin, maybe God just wants me to learn something from that person. O, di ba? Number two, dapat mangolekta ka ng positive experiences both before and during the relationship. Pero pag-usapan natin yung during, anong silbi ng positive experiences? Kapag nangolekta kayo ng mga magagandang alaala as a couple, tapos biglang hindi kayo nag-work out, nag-break kayo, pwede mong gamitin yung mga positive experiences na yan to lessen the impact of the negative emotion. Ganun kasi yung nature ng positive emotion eh. Nakakaano siya, nakakahina siya ng intensity of negative emotions. So nag-break up kayo, masakit para sa'yo, pero pag inaalala mo yung mga good memories nyo, tapos sinamahan mo pa ng gratitude to God, Lord, salamat na experience ko tong mga to, kahit hindi kami nagkatuluyan, mas madaling i-handle yung negative emotions mo after your breakup. No? Kaya mag-ipon kayo ng mga positive na alaala para ito yung mga ibabaw just in case na hindi nag-work out yung relationship. And number three, please lang, dapat mag-develop kayo ng social support. Lalong-lalo na kapag nag-break up, di ba? Kailangan mo talaga ng encouragement dyan. Tatakbo ka sa pamilya mo, tatakbo ka sa kaibigan mo, and all the people who care for you. Kaya ang isang application dito, practical, huwag kayong gumawa ng sarili niyong mundo kapag may mga jowa na kayo. Marami kasi ganyan eh. Nagka-boyfriend or girlfriend lang, hindi na sumasama sa family outings, hindi na kinakausap yung magulang, hindi na kinakausap yung barkada, hindi mo na mahagilap kasi focus na focus doon sa boyfriend or girlfriend niya. Hindi dapat ganun. Kahit na meron kang karelasyon, dapat meron ka pa rin social support. Kinakausap mo pa rin yung mga kaibigan mo, pati yung pamilya mo. Okay? So, yun yung listahan ko ng coping resources, no? Now, lessons number 3 and 4. So, tapos na tayo sa number 2. Lesson number 2.
yung 3 and 4 pinagsama ko na sa isang slide, still in connection to the song, no, na pinag-uusapan natin, tuparin mo ang pangako mo. So kapag nangako ka, make sure na tuparin mo. Diba? Kasi tulad nga na sinabi ko kanina, kapag nangako ka sa isang tao, you are setting their hopes up. Umaasa yung mga yan. Magaganda yung mga feelings na meron sila. Kaya kapag hindi mo tinupad yung pangako mo sa kanila, you are setting them up to be hurt bad. Talagang ang lakas ng impact niyan. Kasi pinaasa mo, tapos hindi mo pala tutuparin, talagang yung impact ng negative emotions mataas. Kaya make sure, tuparin ang pangako pag nangako. And in connection to that, number 4, huwag kang mangako kung hindi mo kaya tuparin. Kasi may mga tao, kahit alam nila, deep inside, hindi nila kaya tuparin yung pangako, mangangako pa rin. Just for them to get what they want from that person. Uy, promise, bigay mo lang sa akin yung favor na to, tutuparin ko yung promise ko sa'yo. Yan, nako, lalo na sa mga scams, marami yan. Promise ko sa'yo, ang tubo ng pera mo, 300%. Umasa yung tao. Tapos hindi mo tinupad kasi niloko mo siya. Ano nangyari? Doon sa pag-asa niya, nasira. Baka ika-depress pa niya yun, kasalanan mo pa. At kasalanan mo talaga yun pag nangyari yun. Diba? So again, when it comes to giving promises to other people, dapat ang model natin dyan is God Himself. Don't you agree? Ang Diyos kasi kapag nangako, sure ball, matutupad. 3,000%. My covenant, I will not break, nor alter the word that has gone out of my lips. Ganyan dapat. Huwag mong babaguhin yung pangako mo. Sinabi mo, gawin mo. Lalong-lalo na kapag nangako ka sa kasal. Nako! Kaya nga pag kinakasal, may marriage vows. Nangangako kayo in front of God and other people. Kaya ang application dito in connection to marriage vows, no? Bago ka magaya na magpakasal, tanungin mo muna sarili mo kung kaya mo bang tuparin yung mga pangako na yan. Diba? Kasi kapag ikakasal ka, ipapromise mo yan kay God tsaka sa ibang tao. Eh, yan, no? To have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part. Oh my goodness. Tanungin mo sarili mo, ikaw ba kaya mong tuparin yan? So bago ka lumuhod, bago mo yayain yung taong yun na pakasalan ka, siguraduhin mo muna na may kakayanan ka na tuparin yan. Kasi kung ang answer mo, hindi, mukhang masyadong heavy sa'yo yan, mukhang hindi mo kaya tuparin yan, huwag kang magyaya ng kasal. Kasi I think that's one of the common problems we have today, no, in the way Filipinos marry each other. Usong-uso yung nangangako, pero hindi kayang panindigan. Kasi in the first place, wala naman talaga silang ability na tuparin yung pangako. Masyadong mababaw yung tingin sa marriage. Akala ng iba, yung marriage, luluhod ka lang, suot sing-sing, plano ka ng kasal yun na. Hindi dapat ganun. Dapat meron kang kakayanan na tuparin yan to make your marriage work. Kaya I think that's one of the reasons bakit sa Pilipinas marami mga mag-asawang naghihiwalay eh. May nangako pero hindi tunupad. Bakit? In the first place, wala naman talaga siyang enough na ability or resources na tuparin yung pangako. So iligtas natin yung mga taong masasaktan natin kapag ganyan yung pattern natin. No? So anong gagawin natin? Kapag nangako tayo sa isang tao, let's make sure na matutupad natin. We have enough resources para tuparin yung mga pangako na yun. Kasi kung hindi, kawawa naman yung taong pinangakuan mo. Tulad nung nangyari doon sa karakter ng kanta. Wasak na wasak. Pinangakuan, dinala lang ng hangin yung pangako sa kanya. Wala siyang napala. Diba? O, tapos, durug na durug siya, wasak na wasak siya, wala pa siyang social support. Kasi nga, hindi nag-develop ng psychological resources eh. Super in love eh, walang time for that. Kaya wala talaga. It's generally a sad song. It's a sad song. At saan nang galing yung sadness na yon? Again, sa pangakong hindi tinupad. Kaya please lang, let's take giving promises and fulfilling promises seriously. Para hindi tayo nakakasakit ng ibang tao, no? So anyway, yun lang yung maikli kong insight tungkol sa kanta. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa susunod na lecture. Sir Howard here. God bless.